Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Tutuloy natin yung mga tips natin. Ngayon naman po, gamutan sa urinary tract infection. Ha? Ano ang tamang gamot sa mga may UTI, may infection sa ihi? Siyempre, yung nagkaka-infection sa ihi, common to sa kababaihan. Papakita natin mamaya paano to nangyayari. At kung feeling nyo meron kayong UTI, Doc Lisa, kailangan magpapa-urinalysis sila at magpapa-check sa doktor. Yes, madalas masakit umihi, lalo na dun sa dulo, tapos ihi kayo ng ihi, pero konti-konti lamang, parang lalagnatin, masakit din sa puson, yan ang mga nararamdaman ng may UTI. So kapag ganon, every time na mararamdaman natin, mura lang sa laboratory, 50 pesos, mag-submit tayo ng ihi, ang kukunin natin yung gitnang ihi. Maghugas muna ng puwerta, iihi yung una, yung gitna, saluhin, at yun ang isubmit sa laboratory. Okay, yung gitna ang pinaka-importante kasi mas malinis yon. Maraming kasi mga patients, sasabihin nila, may UTI ako, masakit ang puson ko, masakit ang likod ko, bigla na lang iinom ng antibiotic, bawal po yon ha, bawal na bawal yon, mali po yon, maling gamutan yon, baka lalo kayo magkakasakit. So, kailangan talaga ng urinalysis para malaman kung tunay may UTI. Mamaya, back pain pala. Mamaya, may muscle ka lang naipit. Wala naman palang UTI. Masama yung nagsa-self-medicate ng antibiotics. Okay? Yes. So, pakita natin kung paano nagkaka-UTI. Yes, Doctisa. Re-reverse natin. Ako na magre-reverse. Yan. Sige. So, pakita muna natin itong kidneys. Yan ang kidneys natin. Okay. Ito sa ilalim ang kidneys natin, sa loob. Okay, ito ang kidneys natin. So, may dalawang kidneys, yan ang gumagawa ng ihi. Tapos, mula dyan sa kidneys, lalabas sa ureter. Ito, may dalawang ureter, papunta sa pantog, sa bladder. Ha? Bladder, tapos palabas. Dyan ang pag-ihi, ha? So, ganyan ang normal. Ngayon, kung may infection, minsan may madumi dito, hindi tayo nakahugas, hindi nakainom ng tubig, umaakyat yung infection dito, aakyat dito, sasakit ang puson, aakyat dito. Pag umakyat sa kidneys, delikado yan, ha? So, ito yung kidneys natin. Pakita natin yung mga symptoms, Dr. Lisa. Yan, ito sa board natin. Pakita natin. So, unang-una, merong infection galing sa pantog. Dito sa baba, sa pantog. Yan, cystitis yan, no? Umakyat yung bacteria. Dito, yan, no? May bacteria siya. Ang sintomas, ihi ng ihi, ha? Masakit ang pag-ihi, masakit ang puson. At sabi natin, sabi ni Doc Lisa, papa-urinalysis para malaman kung may WBC, may bacteria, lalo na kababaihan, may UTI kayo. Pag normal naman ang urinalysis nyo, wala kayong UTI, hindi kailangan uminom ng gamot. Baka iba ang sakit. Ang kinakatakot natin kung aakyat yung infection, yan ang pwedeng umakyat to. Pag ito yung bakterya, kulay itim, ha? Pag umakyat dito, bakit aakyat? Hindi kayo minum ng tubig, tuloy-tuloy ang maling paghugas, umakyat dito, delikado po to. Flank pain, sasakit ang balakang, lalagnatin, tataas ng lagnat, at maa-admit sa ospital. Susuka, mahihilo, maa-admit sa ospital, gagastos tayo ng malaki. Dahil hindi ginamot ang UTI, ha? So ito. Dito, Doc Lisa, yung sasakit sa may balakang. Pakita mo dito sa likod. Yan, dito sa likod. Dito sasakit. Kasi nandito yung kidneys eh. Yan ang kidneys so, sa may sa likod. Pakita natin next picture. Ito ang tips natin para makaiwas sa UTI. Ha? Ito ang tamang gamutan. Hugas lagi ng kamay. Pag nagpupunas, lalo na pag dumudumi, punas mula sa puwerta, pababa. So, ibig lang sabihin, huwag lang makapasok yung dumi ng tao doon sa may puwerta. So, ayaw natin na mali ang pagpunas ninyo. Mamaya, nagpunas kayo ng puwet, napunta doon sa puwerta, delikado. Doon papasok ang bakterya. Tapos, maghuhugas lagi ng puwerta na habang naliligo, pagkaihi. Dapat malinis din yung underwear na ginagamit. At sa paghugas, Doc Lisa, pwedeng sabon, di ba? Sabon ang ginagamit. Mild soap, kung ano yung panligo ninyo, yun na rin ang inyong gagamitin. Anong mga example? Pwede yung mga Tender Care, Johnson's Baby Soap. Okay, oo nga. Tapos ang tip nga natin ay dapat iihi pagkatapos magtalik. After sex, kailangan mag-iihi kasi dyan madalas pumapasok yung bakterya. At comfortable dapat ang baro.
'Di ba, Doc Lisa, medyo mag-ingat sa panty liner, 'di ba? Nakaka-UTI. Wag nang gumamit ng panty liners. Kung pipili naman ng tela for panties, cotton. Kung pwede, 100% cotton. Yan, no? Katulad ng sinabi natin, stay hydrated, yan, stay hydrated, inom na maraming tubig para hindi magkaroon ng infection. So, ito ang tips natin, ha? Para hindi magka-UTI at gamutan din to sa UTI, inom ng maraming tubig, 10 baso, 10 glasses. Sa mga kababaihan, kaya nagkaka-UTI kasi hindi umiinom ng tubig, baka 3 baso lang sa araw. So, 10, ha? Bilangin nyo 10. Sa umaga, 2 baso, tanghali, bago matulog, 2 baso, kahit masusuka, 2 baso. Kasi pag uminom ka na 2 basong tubig, ganito mangyayari. Ito, may bakterya, nilalagnat, ang sakit ng ang likod, ng puso. Paano matatanggal tong itim, ha? Bukod sa pag-inom ng gamot, pinakamaganda para matanggal tong itim, iinom ka 2 basong tubig. Lalabas ang ihi. Pag uminom ka 2 basong tubig, maraming gagawing ihi. Lalabas itong kulay black. Bababa, bababa, lalabas. Mahuhugasan siya. Parang kubeta, para kang nag-flush. Diba? Para ma-flush ang kidney mo, para ma-flush ang pantog mo, simpleng-simple lang, inom ng 10 basong tubig araw-araw. Magpipigilan ng ihi, ayan ang cause ng infection, tamang-tama yung paghugas, tinuro ni Doc Lisa, ha? At uminom maraming tubig. May tulong din yung cranberry juice, pero mahal pa to eh. Doon na lang tayo sa natural remedy. At ang last tip natin, ito po yung mga antibiotic na binibigay ng doktor. Pero bawal nyo to bilhin kasi hindi rin po basta-basta. Pinapakita ko lang ang gamutan ng doktor. Kadalasan mga 3 days binibigyan ng antibiotic. Minsan ito, minsan merong ciprofloxacin binibigay. Pero nililinaw ko po, bawal siya inumin nang walang confirmation na may UTI kayo. Number one, baka hindi pala UTI. At number two, hindi rin ito mabibili sa butika. Bawal. Bakit? Itong mga trimethoprim, pag hindi kayo sanay dyan, na inom niya antibiotic, mamumula ang buong katawan, magsisira ang buong balat. May ganon. In 1%, masisira buong katawan niyo dyan. Delikado. Itong ciprofloxacin, na-try ko dati yan, na-hospital ako. Pag ininom mo yan, walang laman ng tiyan mo, magtatai ka ng isang araw, maubusan ng tubig. So, hindi basta-basta yung gamot, ha? Binibigay ito sa tamang dosis, sa tamang sakit, better after meals, may laman ng tiyan, at dapat siguradong may urinalysis, 50 pesos lang. At ito, pag ito nireseta ng gamot ng doktor niyo, pwede niyo ito inumin sa tamang dosis, 3 days. Hindi pwedeng bibili lang, iinom ng isang tableta. Bawal po. Kasi pag hindi nyo napatay lahat ng bakterya, mali ang dosis, mali ang tagal ng pagbigay, wala naman kayong UTI, lalo lang lalakas itong bakterya. Ha? Lalong lalakas ito pag mali ang iyong gamutan at hindi nagpatingin sa doktor. So, patingin sa doktor once lang, hindi naman kayo gagastos ng malaki, isang beses lang eh. Pagkatapos niyan, sundin ang ating payo. So, binigay ko na sa inyo ah, yung mga tamang gamutan para sa urinary tract infection. Okay, sana po nakatulong tong video. Paki-share na lang po itong video para makatulong sa ating kababayan. Now, please, ah, final words. Okay, ganun din po sa inyong mga anak, ang mga kabataan at mga bata ay nagkakaroon din ng UTI. So mga nanay, magbantay po tayo. So, inom-inom ng tubig. God bless Okay, po. goodbye po. Po.